So, ayan na nga. Ayan yung unang araw ko sa paggamit ko ng bago kong tinatry na product na set na yan. And, sarum yung ano dyan, itatry ko dahil ko pa siya natry. Pero yung sunscreen tsaka yung sabon natry ko na. And, o nga pala, yung first night ko, may cream akong gagamitin pero hindi ko na napakita dahil medyo mahaba tong anong to. Review to, lalo na tong sa fast forward na to na 1 to 7 days. And ayan, sa 2 days ko, syempre ganun pa rin yung una at saka pangalawa. Wala pa rin makikita ang resulta. And sa pang 3 days ko, ay okay naman. Ganun pa rin. Nag-i-enjoy pa rin ako sa paglagay ng serum. At favorite part ko ang sunscreen talaga. And hindi talaga pwedeng mawawala ang sunscreen lalo na sa araw-araw, lalo na kung lalabas ka. And pang 40 ko ay okay pa rin si serum sa akin. Umaga at saka gabi siya nilalagay. And night ko lang talaga siya napakita. And pwede rin siya isabay dun sa na ano, fresh night cream. Yan. And 5 days, ayan siya. And maganda yung resulta sa akin. And nagustuhan ko yan. Serum na yan. And dahil glass skin siya sa face. And sa 5 days ko and 6 days ko, ayan. And nag-i-enjoy pa rin ako. Wala siyang hapte. Hindi siya makate. And hindi naman ako nagkaroon ng ano, kakaibang effect sa face ko na hindi ko magugustuhan. And ayan, sa 7 days ko and 6 days ko, syempre, ayan, kailangan ubusin hanggang maubos yung serum. Ayan, sa 7 days ko, ayan, hindi ako masyado marami maglagay. Ayan, sakto lang din. And kaya nga pala ako nabibigyan ng review dahil gusto ko ipakita ng 1 to 7 days ko ano nga ba yung resulta. And ayun, napanood nyo yung 7 days na video, nakuha ko, nagamit ko yung product, ayun. And kasi gusto ko lang kasi siyang ipakita kung ano nga ba yung magiging resulta sa loob ng 7 days. Sa una, syempre, hindi makikita yun, ayun. May konting pagbabago, syempre, ayan, sa 7 araw. Yung iba, sinasabi nila, hindi makikita agad sa 7 days yung ginagamit. And, and ayun, may konti naman pagbabago, diba? And ito, ngayon, ay ubos na siya, wala na siyang laman. 3 weeks ko siya nagamit. Siguro mag-iisang buwan. Ayun. 3 weeks na. Ayan. Ubos na siya. Konting-konti na lang siya. And makikita nyo, glass skin yung face ko. And hindi naman ako nagkaroon ng tigawat dito sa loob ng 3 weeks. Ayun. Mag-iisang buwan na kasi. Ayun. And ayan siya. Siyempre, yung sunscreen. And meron silang bagong sunscreen, yung tinted, yung kulay orange. Ayan siya. And ito yung sabon. Ayan. Meron akong review nito, yung kulay orange, yung papaya. At ito naman kasi glass skin siya. Ayan. And diba, ang ingay ng tricycle. And ito yung sabon. Ayan. Kunti na yung sabon. Lumiit na siya. And syempre, wala ito sa 7 days na video ko. Dahil nga, medyo mahaba. Panggabi kasi ito. Ayan siya. Napakita ko lang yung night na ginagamit ko. Ito, panggabi siya. Ayan, ito yung bago nila na fresh night cream. Ayan siya. And cute din siya, di ba? Ang cute. Hannah's Glow din siya. And dito muna tayo sa sabon. Syempre, ito yung kauna-unahan na ginagamit. Meron akong review nito noon-noon pa. Syempre, na-try ko na siya. Ayan, maganda to sa face and body. Nakakaputi. Pero bihira ko siya gamitin sa body pagka naghihilamos. Ayun. Syempre sa face. Sasama na yung ganito ko tsaka yung ano ko. Eh, nakalagay dito, face and body, pwede siya sa mukha tsaka sa face. Ang paggamit nito sa mukha ay super, ano lang, bula lang siya. Ayun siya. Eh, nakalagay dito, cleanses, moisturizes, and whiten. 125 grams siya. Syempre yung ingredients, marami. Ayan siya. Ilalagay ko lang yung ingredients diyan. Ayan. And syempre, may babanggit ako ng ingredients. Meron siyang kojic acid, dipalpiti. And meron siyang niacinamide, papaya, ayan. And sodium, hydroxide, and ayun. Lalagay ko lang yung mga ingredients. Syempre, yung expiration, 2025, manufacture, nandito rin. Syempre, ganyan nandito kung paano siya gamitin. Ayan. Ayan. Meron din siya Centella Asiatica. Ayan. Nandito rin. Ayan. Ayan, may nandiyan siya. And basta, ito yung itsura ng sabon. Ayan. Ginamit ko siya kaninang umaga. Kasi kaninang umaga lang. Ayan siya.
Medyo matikipid kasi sa umaga, sa face ko lang siya ginagamit, hindi sa katawan ko. Sa katawan, ubos na yan. And syempre, pangalawa, ito yung ginagamit. Ayan siya. Yung serum na gustong-gusto ko. Ayan siya. Meron akong review nito na isa. And gusto ko sila ipagkupara. Gawan ko sila na review ko ano nga ba yung pinakamaganda sa dalawa. At ano nga ba yung gandang effect na maganda. Ayan, nakalagay rito is umaga tsaka gabi. Pwede siya umaga tsaka gabi. And 30ml lang siya. Glass Skin Serum. Ano, Clear Blanch. Che. And meron siyang niacinamide berberry extract. And nandito rin ingredients niya. Ayan. And ipapakita ko sa inyo ayan, paano ko maglagay. And ano siya? Tawag dito? Glass Skin talaga sa ano siya. Hindi ako nagkaroon dito ng acne or what. Yung pores ko, pinaliit niya rin yung pores ko. Ayan. Maganda siya sa po. Naglight din yung mga dark spot kung maliliit. Kita sa, ano, may mga maliliit ako mga dark, ayan. Dark spot. Mga tawag doon ay melasma, ayan. Mahirap tanggalin yan, hindi basta-basta talaga natatanggal yan. And, depende na lang kung punta ka sa dermatologist, papatanggal mo yan, palaser mo yan, yun yung pinakamadali. Siyempre, may session kasi yun. Pero madali yun, ayan. Ayan, glass skin siya. Ito yung habol ko, dahil nga, nakaka-glass skin nga siya. Pati yung sabon, tsaka yung, ano, kahit mayroon kang ano, sunscreen, glass skin pa rin. And sunod, ito naman yung glass skin eh. Ano nila, sunscreen nila SPF 50, smoothen, protect, and moisturize. And UVA, UVB, protection, and 50 grams din siya, ayan. And ayan, yung ingredients, syempre ilalagay ko lang siya dito. Ayan, meron siyang mga ingredients. Ayan, marami siyang ingredients. Syempre yung expiration, titignan nyo 2025. Favorite ko to at meron din ako review nito. Favorite ko to, pwede nilalagay ko to sa katawan ko. Ayan. Ang dami niya sa 50 grams. Ayan siya. Dahil gabi na, syempre maglalagay na ako. Ayan. Ay, gabi. Ipapakita ko lang kasi yung itsura ng paglagay ko ng sunscreen ko. Sabi ko kasi, kanina ay glass skin pa rin. Ayan. Glass skin pa rin siya talaga. Kahit maglagay ka ng sunscreen. Di ba yung iba naman? Kasi pag naglalagay ng sunscreen, ay hindi na glass skin. Ayan, glass skin pa rin siya, di ba? Ayan. Kasi, ayan. Kasi nakalagay dito, glass skin serum, tsaka yung sabon ay glass skin. Ano, nakakapag-glass skin daw yung sabon. Ayan. Siyempre, totoo naman. Ayan siya. Ayan. And ito naman yung sa panggabi dahil may sunscreen ako, dito ko na lang ilalagay. Ayan siya. Ito yung na ano, Hannes Glow. Ayan, panggabi siya nilalagay. Hindi siya pang umaga. And ano lang to, ito yung version na sa set nila sa Rejuvenate. Ayun yung pinalaki lang ata nila siya. At dahil nga may mga nagre-request na bibitin sila sa sunscreen, ito yung malaki na siya. And nakalagay dito, Whiten, Repair, and Restore. 50 grams siya, ang dami. Ang paglagay nito ay konting-konting-konti lang. Kasi na-try ko talaga to, medyo mahapti. Nadamihan ko talagang yung parang sunscreen, sobrang dami. Ganito yung paglagay ko sa inyo nung una. Ayan, ganyan paglagay ko nung una, sobrang dami talaga. Ayan, ganyan paglagay ko nung una. Tsaka medyo ano siya, hindi siya malagkit sa face. Parang nagawa ko kasi siyang sunscreen siya nung una. Nagtusok-tusok, tsaka mahapti siya sa face ko nung mga ilang minuto pagkatapos ko gamitin. Sabi ko, parang ang sakit. Sabi ko gano'n. Ayun siya. And, yung ingredients nandito rin naman. Ilalagay ko lang yung ingredients dito. Ayan. Maganda yung ingredients na yung mga nakalagay rito. Siyempre, yung manufacture at paano siya gamitin. Super, super konti lang na parang gaganunin mo lang. Ganito yung paglagay ko. And pala yung itsura niya ay parang yellow konti. Ayan. Puti siya na parang light. Ganito lang siya. Ganyan. Ikakalat ko lang siya. Ganun lang yung paglagay ko sa face ko. And nagbalat ba? Yes, nagbalat yung face ko. Dahil dito, ayan yung tricycle lang ingat. Ayun. And yung amoy niya ay wala naman masyadong amoy. Ayun, hindi naman masyado maamoy. Ito mabango to. Tsaka ito, syempre. Tsaka yung sabon mabango. And balik tayo sa serum. Ano nga ba yung Clear Blanch? Che, ayun. Basta, ayun.
And ayun, yung Clair Blanche ay whitening complex ingredients. Sinatarget niya yung pigmentation. In short, pinapaputi niya yung face mo at pinabrightening. Ayun. And yung Burberry extract is natural skin brightening and nilalagay siya sa mga skincare. Ayun siya. And maganda siya. Tinatarget niya yung dark spot, wrinkles, freckles, acne scar, and melasma. Ayun, pinapalight niya yon. And niacinamide, syempre, hindi naman ito mawawala yung niacinamide. And niacinamide ay nakakatulong na mabawasan yung mga fine lines and sa itsura ng pores. Ayun. Tinatarget niya rin yung yung dark spot, ayan, wrinkles, syempre. And maganda yung mga ingredients niya rito. And eto naman yung pinakaano niya, balik tayo ulit dito yung benefits niya. Syempre ang gulo ko, 'di ba? And nakaka-brighten and ni refine acne care and intensely hydrate and suitable for all skin type. Ayun. And eto naman ay bagay sa mga pimples. Ibabad mo lang sa may part ng pimples. Ayun, kinabukasan medyo okay na siya. And ayun yung nakita ko sa ibang review, nakita ko siya sa TikTok na ang galing. Kasi ilalagay mo lang, medyo okay na yun, ilang araw yung pimples mo. And ako kasi, hindi man ako nagkaroon ng pimples, ayan siya. And hindi ko rin kasi na-try siya sa may bandang pimples. Ayan, gusto ko lang din kasi siyang i-try ulit. At ang ganda kasi, gusto ko kasi may video na tatanggal-tanggal yung skin ko, nagbabalat-balat. And yun nga pala, pagka nagbabalat yung skin mo, kailangan mo magkaroon ng sunscreen. Kasi maaari ma-irritate pagka nainitan, ayun, magpupula or kaya mag-sunburn, ayun siya. And ayun lang yung masasabi ko dito sa set na to. Ayan siya. Tsaka yung sabon na set na ganito. And maganda naman yung resulta. And see you next vlog. Bye!